Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito sa sasakyan ay hirap siyang humatak. Kahit sa mga paahon o kahit yung patag, talagang mahina na siya humatak. Kaya ang kakalasing ko dito ay yung fuel filter assembly niya. Meron yan dalawang nut na number 12. Pwede ka gumamit ng box wrench na number 12 o kaya socket wrench. Pag natanggal mo na yung dalawang nut, pwede mo nang isunod itong fuel hose niya. Sa pagtanggal ng fuel hose mga boss, ipipress mo lang yan yun sa gilid niya. Mapapansin mo naman yung kasi malambot yun eh. Ayan o, yung tinuturo ko. Ididiin mo lang yan. Tapos hilahin mo ngayon para matanggal. Dito sa baba, ganun din. Ipipress mo rin yan. Tapos hilahin mo siya pababa. Dito naman tayo sa socket wire. Nakasuksok lang yan mga boss. Itaas mo lang siya, tanggal na. O, diba? Tapos dito naman sa socket wire niya, sa sensor, ganun din. Yung lock niyan, ipipress mo lang din. Tsaka mo ngayon paghiwalay yung socket wire. Nakita mo naman yung tinuro ko, di ba? At pag okay na, pwede mo nang tanggalin itong fuel filter assembly mo dito sa housing niya. Tapos ang gagawin natin diyan mga boss, tanggalin mo muna itong sensor dito sa ilalim ng fuel filter mo. Siguraduhin mo lang pakaliwa yung pH mo kasi plastic lang yan, pwedeng ma-lost thread o kaya masira. Maliit lang kasi yung thread niya mga boss, kaya pinag-iingat ko kayo. Tapos pwede mo nang tanggalin itong fuel filter mo gamit yung fuel filter wrench. Sa pagtanggal ng fuel filter mga boss, friendly lang yan. Di siya ganun kahigpit. Pag maluwag na, pwede mo nang kamayin gaya ng ginawa ko. At ito naman mga boss, yung bagong fuel filter niya na ikakabit ko. At ipakita ko rin sa inyo yung luma niya. Ang problema kasi dito mga boss, kung makikita nyo, original pa itong parts niya. At maaaring simula nung nabili itong sasakyan, hindi pa ito napalitan. Actually, yung may-ari nito, nagpunta na ibang bansa, iniwan sa caretaker hanggang sa maibenta. Ganun ang nangyari. Kaya alam ko na hindi pa napalitan ng fuel filter ito. Minsan kasi nagmamarites din ako eh. Nakita nyo mga boss, diba? Inuna kong ikabit yung fuel sensor niya. Tapos ito namang fuel pump niya dito sa ibabaw. Ayan na huli mo ikakabit. Siya nga pala mga boss, pwede mong hanginan yung pump nito pero dapat mahina lang. Ibig ko sabihin yung bomba sa ibabaw mga boss ha. Siya nga pala mga boss, nakita nyo naman diba? Nung kinabit ko yung sensor niya sa ilalim ng fuel filter at itong fuel filter, kinamay ko lang yan. Maging sa paghigpit, kamay lang din. Kaya kung kaya nyo higpitan sa pamamagitan ng lakas nyo, okay lang. At dahil nandito na sa dati niyang position, ilagay nyo na yung dalawang nut na number 12. Tapos gamitan nyo siya ng socket wrench nyo or kung available naman yung box wrench nyo, okay lang. Mahalaga na mahigpitan nyo lang yung mga nut para hindi kakalog-kalog yung fuel filter nyo. Tapos pwede mo nang ilagay itong isang fuel hose galing sa tangke. Isa lang muna ilalagay mo mga boss dahil magbi-bleed pa tayo. Sa pag-bleed naman madali lang. Ipapump mo lang yun oh, yung sa ibabaw ng fuel filter mo. Ayan yung pump. Ipapump mo yan ang kamay mo hanggang sa mapuno ng diesel itong fuel filter. At pag wala ng hangin, buo na yung diesel na lumalabas, pwede mo na siyang tigilan. Ganun. Mapapansin mo naman pag wala na siyang hangin eh. Yung pump sa ibabaw, matigas na yan itulak. Ibig sabihin, puno na ng diesel itong fuel filter mo. Kaya pwede mo nang ilagay itong isa pang hose. Papunta yan sa makina naman. Same procedure mga boss ha. Pag kinabit mo yung fuel hose, ipress mo siya ulit tapos tulak mo lang. Tatanggalin ko naman itong engine cover mga boss. Kasi may i-check ako dito sa injection pump niya. Gagamit ako dito ng socket wrench na number 17. Tatanggalin ko itong bungee bolt niya. I-check ko kasi itong injection pump niya. Pwede kasing yung strainer dito, maaring marumi na, kaya nahihirapan siyang humatak. Isa rin kasi yun sa mga dahilan ng paghina ng hatak ng makina. Ito yung bungee bolt mga boss na tinanggal ko. No? Tapos sinilip ko muna ng flashlight ko yan kung meron siyang strainer. At meron nga mga boss, gagamit ako dyan ng alarm. Ang una ko dyan matatanggal is itong spring niya. Ang diskarte dyan mga boss, yung alarm nyo, lalagyan nyo ng parang hook sa dulo para makalawit niya itong spring. Ayan, yung tinanggal ko. Yan. Yan, diba? Tanggal siya ng alarm. Sabi ng alarm, alarm bre. Tapos nyan, isusunod ko naman dyan yung strainer niya. Maaaring yung strainer nito mga boss is puro dumi na eh. Ibig kong sabihin, barado na siya. Kaya pwedeng panggalingan ng paghina ng hatak. O, di ba? Nakita nyo? Barado na siya eh. Kaya ayan ang dahilan. Kaya humihina ang hatak nitong makina. Maliban kasi pag marumi na yung fuel filter mo, pwede rin dito sa strainer niya. Kaya kung ganito yung sasakyan mo, pwedeng i-check mo rin yan. Ang ginamit kong panglinis dito mga boss is yung carburetor cleaner. Okay lang yun kasi steel naman ito. Pero kung meron ka namang gasolina tapos hangin, okay lang din. Pwede rin yun. Sa akin kasi kung saan kayo maalwal, pwede na. Para hindi na kayo magastusan pa. Kung meron kayong hangin, okay lang din. O tignan nyo itong strainer niya, di ba? Malinis na. Clear na siya, di tulad kanina, sobra sa dumi. At dahil okay na, ibabalik ko na yan. Kung ano yung position ng pagtanggal nyo mga boss, same procedure lang na pagbalik. Ganun lang, pati yung spring, yan yung pinakahuli. Tapos yung bungee bolt niya.
siguraduhin nyo lang yung bungee bolt nandiyan yung washer niya. Kasi possible yan tumagas pag wala yung washer. Tapos higpitan nyo siya ng maayos. Huwag naman sobrang higpit. Kaya mga boss, tandaan nyo, kung ganito yung sasakyan nyo at meron siyang strainer, dapat alam nyo yan. Kasi pwede kayong gumastos ng malaking pera dyan na yan lang ang dahilan na wala kayong kamalay-malay, nadali pala kayo. Ikaw naman na tinatamaan, hindi masama ang magsabi ng totoo dahil pag-ibig mo sa iyong kapwa-tao, yung bigyan mo sila ng babala para hindi sila mapagastos ng malaki. Balik na tayo sa trabaho mga boss. After nyo mahigpitan yung bungee vault, start na natin itong makina. At pag na-start mo na yung makina mga boss, ang gagawin mo naman, ipump mo ulit itong fuel pump niya para sigurado kang hindi siya pasukin ng hangin. Ganun. Alam niyo mga boss, alam ko hindi niyo pa alam. Kanina nire-revolution ko yan, hindi ganyan yan, walang angil ang makina. Yung parang, walang ganun yan. Parang nag-drive ka lang ng walang kabuhay-buhay. Pero ngayon nakita nyo, ang lakas na. Para maniwala kayo, road test namin. Ito na mga boss, ni road test na namin. Grabe magpatakbo itong may-ari. Mas matulin kaysa sa iba kong nasakyan na mga customer. Hindi niya kasi akala ay nababalik yung ano, dati niyang hatak. Ayan na, bilis po namin mga boss. Oh. Mukhang ganado magmaneho itong driver. Tol, ayun ang problema naman, tol, yung pela. Yung wiggle, tol. May wiggle din to? Oo, pag mabilis, tol. Pag mabilis, tas bigla ka medyo mamimreno ka. Gumaganyan na yan, tol. Ako natatakot nun, eh. Hindi, check-upin din natin yan. Pakahon na tayo. Yan na. Malakas na umahon. Malakas na, tol, oh. Segunda yan, oh. Nung nakaraan, segunda, hindi. Nagtitingin na kami ni Brochari. Ba't ang ganun? Segunda, hindi pa rin. Before kasi mga boss, yung segunda nito, hindi na rin siya makahatak. Ano, okay na? Okay na, approved, tol. O, sige nga. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo kahit maliit lang na idea. At kung maaari, huwag naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko.